Hi guys, good evening. CN Gaza again, and welcome back to the part 2 of my theory on Christine Dazera case. Kung babalikan natin yung theory ko last night, may mangilang-ngilan na pumasok, lumusot at tama, no? Pero meron din talagang mali. But it doesn't matter at all. Kaya nga siya teorya. And you know, from the start, nag-disclaimer ako that everything is just based on my personal opinion. Pero yung sasabihin ko sa inyo ngayon, yung ikukwento ko sa inyo ngayon, or yung i-relay ko sa inyo ngayon na info, ay base sa mangilang-ngilang na data, you know, legal documents, photos, videos, testimonials from very, very credible sources. Kumbaga, legit intel talaga na pinagsama-sama ko sa utak ko at tinimbang ko. No? After namin mag-brainstorming ng utak ko, kung ano yung conclusion ko, yun nga yung sasabihin at i-relay ko sa inyo lahat, okay? So, hindi ako involved sa kasong ito, ha? Disclaimer lang. I invoke my right against self-incrimination and I won't participate to any investigation. Ito lamang ay isang video ko na nagpapahayag ng opinion, okay? On my personal Facebook account. Now, the big question is, game, yun ba kayo? The big question is, siyan! Okay, base dyan sa mga nakalap mo na gather mo na data for the last 24 hours, ano ba talaga ang kinamatay ni Christine Dazera? Ano ba talaga nangyari nung gabing iyon? Okay. According sa medical legal autopsy report, ang cause of death ni Ms. Christine Dazera is ruptured aortic aneurysm. And based sa ibang data na nakuha ko, okay, data, photos, videos, you know, yung ibang hindi ko lang talaga pwedeng isa-publiko bilang respeto sa Yumao. Pero based sa lahat ng data na nakuha ko, ang kinamatay ni Ms. Christine Dazera is drug overdose. Nandun sila sa in-house party, hindi para mag-inuman. Okay? With all her friends, group of friends, mga gays, bisexuals, and meron din siyang GB boy, if I'm not mistaken, is a foreigner, okay? At doon nang galing yung similya, okay? Pero lahat sila ay, you know, taking drugs, it's a drug party. Yan ang katotohanan na hindi nila ilalabas, syempre. Of course, they won't, you know, tell you stories, okay? Na ikasisira nila at ng pangalan nila at ng pamilya nila at pwede silang makasuhan. Pero that's the truth based on all the data na nag-gather ko. Nagdroga sila that night. At ang kinamatay ni Ms. Christine Dazera is drug overdose. At hindi siya na-rape. Walang gang rape na naganap. Kalokohan yung sinasabi ng PNP. Na case closed na ito. It's a rape slay case. No! There is no rape and there's no slay. It's just a drug party at yung namatay ay, you know, nag-take masyado ng maraming drugs. I don't know whatever it is. Pills, you know, pinadaan sa ilong, ininom na liquid or whatsoever. Halo-halo na ang tinake niya. Sumagad siya talaga. That night, talagang sinagad-sagad niya yung sarili niya. And then, boom! Pak! Hindi na kayong palpitation. Sobrang tindi. Pam! Ruptured aortic aneurysm. Okay? Walang gang rape na naganap. Based sa medico, legal, safe na safe ang kanyang genitals. And kung may nakita man na semen, it's from the GV boy. Okay? Nakasama niya since nung kinagabihan ng December 30. So, ngayon, alisin niyo na sa mga utak ninyo na nag-gang rape ang biktima. Walang ganon. Sobrang sakit yung sa kanyang ina. Imagine, malaman mo na patay na yung anak mo, tapos malaman mo na nag-gang-rape pa. My God, yung sa kanyang pamilya, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman nila o nararamdaman nila. And for me, itong katotohanan nila lumabas, itong malaking tinik ang nabunot sa kanila, mga dibdib. To the family of, you know, the Sarah family, and especially to her mom, hindi po na-rape ang anak ninyo. Ikakatuwa po ni Christine Dazera sa kabilang buhay ngayon, okay? Kung malaman lang lahat ang katotohanan, and you need to accept po na hindi po siya na-rape, wala pong gang rape na nangyari noong gabing iyon, madam, and to the family, wala pong gang rape. At kailangan niyo pong tanggapin ang masakit na katotohanan kahit ayaw ninyo, na alam kong ikasasaya rin at ikakagaan din ni ng kaaluluwa ni Christine. Kailangan niyo pong tanggapin katotohanan na
yung anak po ninyo, yung kapamilya po ninyo, the 23-year-old flight attendant, Christine Dacera, ay isa pong drug user. Party people po siya. Okay? Pumupunta po siya sa mga in-house party for this. Yun po yung sinasabi ko kahapon sa teorya ko. Guys, na hindi ako pwedeng magsalita pa ng more kasi wala pa akong any confirmation, wala po akong other data. Pero I'm telling you right now, and also to the family, kailangan niyo pong tanggapin yung katotohanan na hindi po din droga yung anak ninyo, hindi po din droga yung kapamilya ninyo, hindi po din droga si Christine. Hindi po siya din droga nung 11 na yun, hindi po siya pinagsamantalaan, hindi po siya ni-rape, hindi po siya ginang-rape. Okay, yun po ang katotohanan. Nandun po siya para pumwarty at para gumamit ng droga at sinagad niya yung sarili niya. At dahil nasagad niya yung sarili niya, hindi na kinaya ng katawan niya, bumigay na po ito. Kaya po siya pumanaw at namatay. Ang dapat pong sisihin sa kanyang pagkamatay ay yung droga. Wala po dun sa 11. Maybe na 11, okay? Meron silang somehow responsibility na pumwarty sila that night without taking care of Christine. At bakit nila hinayaang sumagad ito sa droga? Pero hindi po nila din droga si Christine. Based on all the facts, data, na nakala po, hindi po nila din droga si Christine, yung mga photos pa, may videos, hindi po talaga, hindi po talaga. Naway maghatid ho ito ng, you know, kapayapaan sa inyong buhay, sa inyong puso, naway makahinga ho kayo, makaluwag po kayo, dahil hindi ho talaga siya din droga, hindi siya pinagsamantalahan, hindi ho siya ginang-rape. Doon, gumagamit po siya ng droga. At hindi ho niya kinontrol yung sarili niya at sumagad at na-overdose siya. Kung meron mang responsibility yung 11 na kasama niyang kaibigan niya, yun yung hindi nila to, I mean, hindi nila to pinahinto. Hinayaan nila ng sumagad, ba't hindi nila binantayan? Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ni Christine. Nakakalungkot lang isipin, no? Nakakalungkot lang isipin tong pangyayaring ito. Imagine, no? Ito, timbangin nyo, no? Timbangin nyo. Dahil dun sa sinabi ng PNP natin that this case is a rape slay, imagine, biglang gumuho yung mundo ng nanay at pamilya ni Christine. Imagine yung binigay na dagok, hindi naman pala totoo. Imagine na, napraning sila for the past 1 week. For the past few days na, my God, our poor Christine, hinalay, ginang-rape, dinroga, tas pinatay, rape slay. Imagine yung burden na ramdaman ng pamilya at ng nanay niya because of this investigation kuno, you know, case closed kuno of the PNP. Eto mas malupit doon. Ito mas malupit doon. Then dahil doon sa press release na case closed at rape slay ng PNP, yung 11 na brandingan ngayon as rapists, killers, murderers. Pinakalat yung mga pagbumukha nila sa social media reaching hundreds of thousands and millions of Filipinos being a rapist, killer, murderer, gang rapist sila. Imaginin mo yun. Yun kumalat lahat ng pagbumukha nila. Come to think of it, bakla pala solido lahat na hindi naman pang-rape at tunay niya mga kaibigan pala. Alam mo, kahit gano'n ka high sa droga, if your inner core is bakla ka, hindi mo talaga kaya humawak ng babae eh. Okay? Yung droga, hindi ka niyan babaguhin. Yung inner core mo nandyan, parang imamagnify lang niya. Okay? Iwawild ka lang niya. Pero nandyan parang inner core mo. At kung bakla ka, hindi mo kaya mong rape. Imagine, most of them are bakla pa. If I'm not mistaken, 8 of the 11 ay talagang solid na bakla. And then yung tatlo, somehow straight or bisexuals. Imagine because of this wrong investigation na hindi naman pinagbasihan pa ng factual. Imagine, nag-case close agad sila. Wala pa pala yung medical legal. Because of that kapabayaan ng ating kapulisan, binigay niya ng dagok yung pamilya ni Christine na na-rape at nag-gang-rape, yung hinahasa, pinagsamantaan, yung droga, pinatay yung anak namin, yung little Christine namin. Imaginin mo yung ganong pakiramdam, tas hindi naman pala totoo, tas ngayon minadamay ng 11 na na-brandingan ngayon sa buong Pilipinas and other parts of the globe sa mga Pilipinos na rapist kahit hindi naman totoo, paano na lang sila?
Ganyan na lang yun. Diba parang ako aminado ko, hindi ako plastic na tao eh. Totoong tao ko eh. Parang kahapon yung teorya ko. Bakit ba naging ganun yung basehan ko ng teorya ko? Siyempre, PLP yun. Sabihin nila rape slave. Di meron sila mga ebidensya, SOCO, etc. May medical legal na. So ngayon, yung teorya ko, doon umikot. Pero siyempre, hinaluan ko lang ng droga kasi alam ko, ganyan nga yung mundong nagaganap. Nainisip ko, baka nilason at tinarget talaga si Christine nung iilan doon. Pero sinabi ko rin doon sa teorya ko, okay, na meron siyang mga kaibigan na possible na pass out, mga kaibigan nito, friends nito, mga baklang ito. Pero yun pala yung 11, kilala niya lahat yun. Kaibigan talaga, GB boy talaga niya yun. Walang pangahalay na magaganap, panggagahasa na magaganap, paglalason na magaganap, pagdodroga na magaganap, wala. Kasi lahat sila ay nag-enjoy nung gabing iyon. To celebrate New Year. With a lot of drugs, overflowing drugs. That killed Christine Dacera. Naway maging isang malaking leksyon ito sa ating lahat at, you know, especially sa mga kababaihan. Or not just kababaihan, lahat, okay? O sige, para sa akin na rin, okay? Leksyon ito, okay? Kung kaya nyo umiwas sa droga, then umiwas kayo dahil wala lang itong madudulot na maganda sa inyo. Pero hindi kayong pwedeng sabihin sa sarili kong bibig. Kasi hindi ako hipokrita o totoong tao ako. Kung hindi nyo maiwasan yan, at alam ko yung pakiramdam, okay, kung hindi niya maiwasan yung droga niya, make sure, amat moderately. Do it moderately, responsibly, amat responsibly. Know your dosage, control your dosage. Katawan niya na pwede niyong bumigay because of these chemicals. So, kailangan niyong kontrolin. Hindi yung pwedeng sasagad-sagad lang kayo hanggang sa kamatayan. Literal na talagang walwalan to death. Para hindi na mangyari yung ganito. Naalala ko, hindi plastic, katulad yung sinasabi ko kanya, hindi hipokrito. I know the feeling it's so fucking good. Ang sarap. No, why? Bakit hindi ko kinakahiya itong mundong ito na na-expose ako sa mga mundong ito? Bakit ko nilabas yung video to? Diba? Diba? Bakit ko nilabas yung teorya ko last night? Kung it will implicate me, okay? Na nandito ako sa mundo ng droga. Bakit? Hindi ko yung ikakaya na toong tao ko at all times eh. And you know that world, nung magpapakamatay na ako way back 2017, na gusto ko talaga kitilin yung buhay ko, din nakilala ko tong mundong to, and it saved me from committing suicide, that's the truth. Kaya hindi ko to ikakahiya. Kahit alam kong mali. Di kayo na yung judgmental. Kayo na yung perfect, kayo na yung malinis. Okay? Ako na yung marumi. Kami na yung maruruming tao, kami na yung kahusga-husga. Kami na. Pero kayong mga kahusga-husga, kayong marurumi, nakagaya ko. Okay, I'm telling you, kayo kausap ko ngayon. Hayaan nyo ni malilinis. Nahuhusgaan tayo. Ganun talaga, magkaibang mundo eh. Hindi nila yung maunawaan at huwag nyo na silang impluensya na pumunta sa mundong ito. Pero sinasabi ko, kinakausap ko lahat ng marurumi na exposed sa mundong ito. Gaya ko, I'm telling you right now. May this serve as a big lesson to everyone. Kontrolin nyo. Do it responsibly. Kung hindi nyo maiwasan, mahalin nyo yung buhay ninyo. Okay? Hindi yung sasagad-sagaran kayo, just like what happened to this one. At naway maging leksyon din to sa lahat na wag agad bumase, okay? Sa kung ano man ni-report agad ang PNP na rape slate. Tapos, you know, husgahan na tong lahat ng 11 na to kahit hindi pa pala napapatunayan. Why? Kasi, di ba, sabi nga nila, innocent until proven guilty, except sa PNP, na innocent pa, guilty na agad. Ang bilis na problem solve, na case just ko, case close agad eh. Ay nako, pero hindi mo malaman, no? Yung napatay na mag-ina, ang tagal pa ng proseso, yung napagkamalang hold-upper na napatay ng pulis, ang tagal ng proseso. Ito, in just a matter of 3 days, eh, palalang, case close! Tapos wala pa pala yung medical legal. Hindi pala na-rape, hindi pala pinatay, overdose lang pala, my goodness. Daming nadamay. Kawawa yung 11. Sa totoo lang ako, I understand daw yung 11. Nagtatago pa sila dahil umiiwas sila na possible pamatration drug test to them. Okay, so they are protecting themselves and lalabas na lang sila in proper time. Kagaya nito na lumabas sa katotohanan, ipoprotekta na sila ng mga pamilya nila and ng lawyers nila. Okay, I understand now that part of them bakit sila nagtatago. I'm praying for the Dacera family. Okay, in a way,
dumating yung panahon na matanggap nila kung ano yung nangyari sa kanilang anak. Yung katotohanan sa likod nito, nakakalungkot, no? Kinuha siya ng droga. I'm praying for them. Okay, malagpasan nito, magkaroon sila ng peace of mind. The nearest or the soonest possible time. Thank you for listening. And this is Yanny S. Gaza. You know, always saying, damn. God bless. Thank you. We'll be right back.